sa pamilya ng ipipang sa panaran. Sa mga mata talagang pinagkulagaya ng magic at saga. Tama ba na nagkaroon kayo ng alitan nitong si Tanggol? At minsan nang pinagbantaan niya yung buhay mo. Walang hiya talaga yan, salbahiyan, attorney, salbahiyan! Talaga! Hindi na mo! Hindi na mo! Patay kita! Tama rin ba na patay lahat ng ilaw at madilim sa kwarto mo nung gabing naganap yung krimen? Opo, naalimpungatan pa nga ako sa pagpasok nila eh! Ay! Sino kayo? Magkinaw kayo! Kaya nung nagising ka at may sumasaksak sa'yo, si Tanggol agad yung inisip mo. Wala nang iba, siya lang ang sumaksak sa akin. Pwede ba din na dahil madilim at puro aninag lang yung nakikita mo, hindi ka sigurado. Sinabi mo na lang si Tanggol, siya agad yung tinuro mo dahil may banta na nga siya sa'yo. Sino pa ba? Siya lang naman may gawa nun. Walang hiya talaga yung si Tanggol, walang hiya yan. Gaano nyo kakilala yung pamilya Di Magiba? Yan pong pamilya Di Magiba, matagal na po sa barangay namin yan. Yang si Rigor at si Tanggol, mag-ama po yan. Kamusta naman yung relasyon nila bilang mag-ama? Alam na alam sa barangay namin na itong si Tanggol, bata pa yan. Madalas gulpihin ang tatay niya yan. Kasi nga siguro masakit sa ulo, kira ulo. Meron pang isang insidente na itong tatay niya, sinugod si Tanggol sa kayong barkada niya, inakmalay, pinagbabaril. Tanggol! Si Maligol! Tanggol! Ang dahilan, kasi itong Tanggol, ginulpi yung kapatid niyang nakababata na si David. Dating mo sa ospital, si Tanggol ba yung una mong hinabol? Opo. At saan umabot yung habulan ninyo? Hanggang sa labas ng ospital. Pinagtangkaan ba ni Tanggol ang buhay mo? Sige! Lumaro ka! Pakita mo yung pakita ng tato mo! Tay, hindi po ako nalaban sa inyo. Hindi po. Pinakiusapan niya ako na patakasin ko siya. So, anong ginawa mo? Bago pa ako magkapag-isip ng kung ano, bigla siyang tumalikod at mukhang tatakas. Kaya mo siya binaril sa likod? Pare, anong ginawa mo? Bakit mo binaril ang sarili mo, anak? Sagutin mo yung tanong ko, Di Magiba. Binaril mo ba sa likod si Tanggol? Opo. Pulis ka. Alam mo na mayroong rules of engagement sa pag-aresto ng mga kriminal na patakas. At yung ginawa mong pagbaril sa kanya sa likod, hindi yun naaayon sa rules of engagement. Paano mo nagawa yun bilang pulis at bilang ama? Napilitan na po ako, tatakas eh. Sarili mong anak, si Tanggol, pero nagawa mong barilin siya sa likod? Anak mo si Tanggol, pero yung turing mo sa kanya, dahil pa yung isang kriminal. Bakit ka ganito sa akusado? Gusto ko malaman kung ano yung puno at dulo ng galit na ito. Rico! Patis! Patis! Yung bata ko, hindi ka tumigil! Hiyakis kita! Diyan ka, bata ka eh! Hindi ko anak yan! Sagutin mo yung tanong ko, Di Magiba. Bata pa lang yan si Tanggol, tarantado na yan. Boy! Wala na yan dinala sa pamilya namin.
kundi gulo at sakit ng ulo. Yan ang audition mo! Maging gago! Kinagawa ko lang naman ho yun. Dahil sa pagtutuwid ko, sa baluktod niyang disposisyon sa buhay, kung kinakailangan ko siyang disiplinahin gamit ang kamay na bakal, gagawin ko. May malaking galit ka kay Tanggol. O ngayon, pagkatapos mo siyang barilin sa likod at bumulagta siya, ano yung nakuha mo sa kanya? Attache case mo. Anong laman? Pera. Matapos ang masusing pag-aaral ng hukumang ito sa mga ebidensyang ipinresenta ng prosecution, hindi nakumbinsi ni Rodolfo Alcantara na totoo ang kanyang pahayag laban sa mga akusado sa dahilang meron siyang motibo na makaganti sa grupo nila Jesus Nazareno de Magiba at ang sitwasyon noon ay madilim kaya kaduda-duda na makikilala niya ang mga akusado. Mas paniniwalaan ang husgado ang pahayag ng barangay Tanod na hindi ang grupo nila de Magiba ang nakita, lalo pa na ang Tanod ay walang interes sa kasong ito. Kaya sa kasong pagnanakaw at pananaksa kay Rodolfo Alcantara alias Roda, kina Jesus Nazareno de Magiba at kanyang mga kasama, ay pinapawalang sala. Para sa kasong illegal possession of firearms, nabigo ang prosekusyon na ipresenta bilang ebidensya ang mga sinasabing baril na nakuha sa mga akusado at wala ni isa mula sa Firearms and Explosive Office ang nagpatunay sa estado ng mga baril na nakumpiska. Sa kasong illegal possession of firearms, kina de Magiba at kanyang mga kasama ay pinapawalang sala. Bagamat may mga namatay na mga pulis at iba pa, hindi maliwanag na naituro kung sino sa mga akusado ang responsable sa pagkamatay ng mga pulis. Hindi maaaring basta ibintang kung kanino, lalo pat ang kasong pagpatay ay isang mabigat na akusasyon. Nakatali ang mga kamay ng husgado sa pangyayaring ito, kaya wala itong magagawa kundi ipawalang sala ang mga akusado mula sa akusasyon. Tanggol, napawalan sana tayo. Tanggol, yung ibig mo sabihin nito, makakalaya na tayo. Sa kasong illegal possession of prohibited drugs, malinaw ang ebidensya na ito ay nakuha kina Renato de Mapilis, Alvin Garcia, Gabriel Emmanuel Santiago, Rodolfo Agustin, at Ruel Bulawan. Ngunit walang patunay na si Jesus Nazareno de Magiba ay isa sa mga may dala ng ipinagbabawal na gamot. Wala rin siya sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Si Jesus Nazareno de Magiba ay pinawawalang sala sa kasong illegal possession of prohibited drugs. Ang sentensyang panghabang buhay at pagkakakulong na naipataw kina de Mapilis at mga kasama ay mananatili. Inaatasan ng National Correctional Facility na pakawalan si Jesus Nazareno de Magiba alias Tanggol sa kanyang pagkakakulong maliban kung may iba pang kasong nakabinbin laban sa kanya. Ipinag-uutos ng kagalang-galang na si Judge Ricardo Mactal. So ordered! Di ko lang anong nangyari. Ikaw lang makakalaya. Tanggol, may iwan mo sa kulungan? Ikaw, nakala ko ba lahat tayo makakalabas? Tanggol, di yun nangyari. Bakit di makakalabas ang mga kasama ko? Gagawa ko ng paraan para makalabas yung tropa, ha?
i-appeal ako yung mga kaso niyong lima. Samantala, sitanggol muna yung Alex. Hey, George. Hey, George. Hey, George.